guys! Good morning! So, for today's vlog guys, pupunta tayo ng BDO kasi gusto kong mag-open ng account for Yuhan. Siyempre, mas maganda na may sariling account yung mga anak natin para doon nila maitatago or maiipon yung kanilang sariling pera. So, today guys, ay pupunta tayo ng SM Bacoor kasi may BDO doon. So, mas maganda yon kasi mas malapit dito sa tinitirhan namin guys. And kaya tayo pupunta sa BDO para mag-inquire about sa mga requirements at sa mga dapat dalhin. Siyempre, gusto ko na bago ko mag-apply, dapat complete requirements na para wala nang hassle, wala nang pabalik-balik, ganon. And after BDO, pupunta naman ako ng school ni Johan. May kukunin lang akong papers doon. Then, yun na. So, update ko na lang kayo guys sa aking next vlog. Guys, andito na ako ngayon sa bahay. And yun nga, galing ako sa BDO, Bacoor branch. At sadly, hindi ako pwede doon mag-apply dahil currently, nandito ako nakatira sa Imus. So, ang sabi sa akin ay mag-apply ako sa BDO Aguinaldo Imus. And yun nga, binigyan ako ng list of requirements for applying bank account for minors or student guys. So alam ko may mga mommies na katulad ko na gusto ring mag-open ng account para sa kanilang mga anak, 'di ba? Syempre mas maganda nang matuto sila agad kung paano mag-handle and mag-save ng kanilang sariling pera. So eto guys, i-share ko sa inyo and sana makatulong itong info na to sa mga katulad kong mommies or parents na gustong i-open ng sariling bank account ang kanilang mga anak. So first, ito ay ang requirements para sa below 7 years old. So, inalagay ko dito ang list of requirements para sa mga below 7 years old, guys. Iba-iba kasi sila ng category, guys. Merong below 7 years old, merong 7 to 12 years old, iba din yung requirements, and also requirements for 13 to 19 years old. So ayun, yung 3 category na yon ay ibibigay ko sa inyo isa-isa ang mga requirements na kailangan para makapag-apply or makapag-open ng bank account ang inyong mga anak. So first, requirements for below 7 years old. Number 1, original birth certificate, PSA. So ayun guys, ang number 1. Number 2, student ID with latest school year or enrollment form or / kailangan or certification from the school. So isa sa mga yon, pwede. And number 3 naman is dalawang primary valid ID ng parent. Original guys ha. And pang-apat naman ay parents proof of billing and proof of income. So, ayun yung apat na requirements para sa mga below 7 years old. Ito naman ang kasunod naman ay for 7 to 12 years old na requirements. So, number 1, syempre, PSA birth certificate. Number 2, student ID with latest school year, with enrollment form, with certification from the school. So, ang number 3 ay parents' proof of billing and proof of income. So, ayun. Tatlo lang yung kailangang requirements para sa 7 to 12 years old. And ang last naman na requirements for ages 13 to 19 years old, apat ang kailangang requirements. Number 1, student ID with latest school year, enrollment form with certification from the school. Number 2 is birth certificate, PSA. Number 3, another valid ID. Any of the following, kung may passport na kayo, barangay clearance. And ang pang-apat naman ay parents proof of billing and proof of income. Si Johan, dahil siya ay 14 years old na, so pasok siya doon sa requirements for 13 to 19 years old. So, ang hinahanda ko sa kanya, nakakuha na ako sa kanya ng certificate of enrollment. Hinanda ko na rin yung kanyang school ID, ang kanyang birth certificate. Kukuhanan ko pa siya ng barangay clearance. Kasi kung saan kayo nakatira, doon kayo kukuha ng barangay. Doon daw kayo kukuha ng inyong barangay clearance. And ang panglima naman ay ang aking
valid ID, 2 valid IDs, original. So ayun. And kung ano yung 13 years old to 17 years old, kung gusto niyo na ano, may ATM, pwede naman. So kung yung nanay at tatay kailangan kasama kasi magsasign ng waiver, at syempre dalhin yung dalawang valid ID nga na original ng parents. And ito naman yung ano, yung mga initial ano, kailangan kapag nag-apply kayo sa Junior Savers, 0 to 13 years old guys, 100 pesos lang yung minimum. 100 pesos lang kailangan nyo para makakapag-apply na kayo ng makakapag-open na kayo ng account para sa inyong mga anak. Yung regular savings naman, syempre 10,000 yung initial deposit. And yung ano naman, kunyari yung anak nyo, katulad ko si Johan, gusto ko na may ATM para syempre makakapag-withdraw siya kapag kailangan niya ng pera. Ang initial deposit naman ay 2,000 pesos. Yun, may ATM na yun guys. So, ayun lang guys yung mga requirements for minor or student na gustong makapag-open ng kanilang bank account. So, kung saan kayo prepared na bank, doon kayo mag-inquire ng mga requirements kasi hindi po yung pare-pareho yung mga requirements every bank. May kanya-kanya silang hinihinging requirements. So, mas mabuti na mag-inquire muna bago mag-apply kasi para hindi na kayo pabalik-balik in case na may kulang, 'di ba? Kaya 'yon, nagpunta ako kanina para malaman ko talaga yung mga requirements at kung saan nga talaga ako dapat mag-apply. At 'yun nga nalaman ko na sa BDO Imus branch pala dapat mag-apply. Kasi kung saan ka nakatira, doon ka dapat mag-apply sa abi sa akin. So, ayun guys. And iko-continue ko tong vlog na to kapag nakapag-apply na si Johan ng kanyang sariling account with ATMs. I-update ko kayo sa aking next vlog kapag nagkaroon talaga siya ng kanyang sariling account. This morning, nakapag-decide na ako na kuha na ng bank account sa BDO si Johan. Before kami pumunta ng BDO, pumunta muna kami ng barangay para kumuha ng kanyang barangay certificate. Ang binayaran nga pala namin doon sa barangay certificate niya ay 25 pesos lang guys. Kukuha kayo ng barangay certificate kung saan kayo nakatira. And importante yung kanyang signature doon sa kanyang barangay certificate guys. Then after nun, pumunta na kami ng BDO, Imus branch. Almost 2 hours din kami doon dahil medyo marami ring tao kahit na alas 10 pa lang ng umaga. Inabot kami ng mga 12 PM doon sa BDO. And yung process nga ay pinapill upan sa akin yung form. Pero information ni Johan yung aking isusulat doon. Pinapirma rin ako and maraming pirma doon si Johan. After nun, nakapag-decide ako na yung ATM na kukunin ko ay yung may pangalan ni Johan sa card. Para may sarili siya, may personalized ATM siya na nandun yung pangalan niya. So yun ang pinili ko, pero kailangan pa namin mag-wait ng 2 weeks bago niya maklaim yung kanyang ATM card. Pero kung ayaw nyo ng may pangalan at gusto nyo agad na makuha yung inyong ATM, pwede naman. Yun nga lang, walang pangalan. Pero makuha nyo siya agad-agad. And yung initial deposit nga pala noon ay 2,000 pesos lamang. Yun nga, hinanapan ako ng aking dalawang valid ID. And kinuha rin yung aking ID sa Taiwan, yung aking ARC. Dahil ako ay walang trabaho or proof of income dito. So, ang kinuha sa akin ay yung aking Taiwan ID. So, yun lang guys. Nagintay lamang kami ng mga 2 hours para ma-process yung pag-apply ng account ni Johan. So, alam ko na yung mga mommies natin dyan ay nag-iisip na i-open ng sariling bank account ang kanilang mga anak. So, gawin nyo na po na habang mas maaga is matuto silang mag-ipon, ganyan, magtipid, di ba? At may sarili silang account. Para habang tumatagal is nakakapag-ipon sila at natututo sila na pahalagahan yung mga pera. So, yun lang guys ang update dito. So, after 2 weeks pa namin makukuha yung card ni Johan. Wala pa ako may papakita sa inyo. Pero yun nga, finally natapos na ang aming pag-a-apply. And yun lang guys. So, kung nag-enjoy kayo sa aking vlog at may natulong ako sa inyong information, please don't forget to subscribe na po sa aking channel. I-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated
every time na may na-upload ako mga new content or vlog dito sa aking YouTube channel. So, yun lang guys. Thank you so much for watching and thank you sa lahat ng mga nagsasubscribe at nanonood ng aking mga vlog.